Manalo Audience. For today vlog, gagawa po tayo ng hair coloring. Magko-cover po tayo ng white hair plus yung ngarag na buhok sa dulo, papaano po hindi mangangarag lalo. So meron po tayong panibagong technique dyan at alamin nyo po kung papaano ko po ginawa yon. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, just click here to subscribe my channel plus yung ring the bell para ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po namin. At sa mga baguhan po na hairdresser na gusto pa pong maging humasa o mahasa pa lalo ang inyong kaalaman, just watch it at bibigyan ko po kayo ng matinding kaalaman. So, ito na nga yung client po natin. At ang gagawin po natin sa hair niya is magko-color po tayo plus yung cysteine straightening with matching Brazilian blowout keratin. So, mag-start po tayo. Yung pinaka-basic is section po natin into 4 tapos mag-start po tayo sa likod. Yung pinaka-black na virgin niya, yun po yung uunahan natin kulayin. And after that, nakita nyo naman po yung buhok ng ating client is meron po siyang natural curl talaga, tapos marami po siyang white hair, lalos na sa harap. So, sabi po niya sa akin is, "Miss Reg, tumubo at humaba na naman po ang aking buhok-buhukan. Narito na at nagsidatingan na naman po ang aking kasumpa-sumpang mga white hair sa aking buhok. Plus, nag-dry na rin po ang aking buhok sa dulo." So, yun ang kanyang pagsusumamo sa akin. Kaya, ang gagawin ko is magic touch. Yun ang gagawin ko sa kanyang buhok-buhukan. So, after natin mag-rootings, ibabad lamang po natin ito ng 15 to 20 minutes. And then, ilagay po natin siya sa infrared para agad pong mag-absorb yung gamot na nilagay po natin sa kanyang rootings. After that, i-massage po natin or isagad na po yung gamot from scalp hanggang doon pa rin po sa pinaka-virgin hair ng buhok niya na humaba yung kanyang black hair para magpantay-pantay po yung color na nilagay natin sa kanyang buhok-buhukan. So, eto na nga guys, ang inaabangan nyo pong sikreto na sinasabi ko po kanina sa aking introduction. Eto na po ang pinakamalupit na sikreto ko para hindi po mag-dry ang dry na hair na sa dulo. Siyempre, ang pukpok. Pukpok kayo dyan. Ang ingay ng aming kapitbahay dito sa salon, sa kabilang bayo. Ayan, pukpuk pa more. Yun na nga guys, ang water base or water resistance. Kailangan po natin dilig-diligin or dilig-diligan ang buhok sa dulo. Parang halaman lang po ang ating buhok-buhukan. Kapag nadidiligan, maganda ang pagtubo ng bulaklak ng halaman na ito. Always remember that, isprayin lang po natin ng water yung dulo ng dry na hair ng ating client. After that, pinashampoo ko na siya ng clarifying shampoo para ilagay na natin yung cysteine straightening. Dapat 70% na medyo tuyo yung kanyang buhok-buhukan. Dahil ilalagay lamang po natin yung cysteine straightening dun po sa pinatuyo natin at yung part na kumukulot ng kanyang buhok. Again and again, yung pag-apply po natin is section into 4 and then after that, unahin po natin sa likod hanggang matapos po. Parang basic lang po yan ng pagkocolor, pagre-reband, ganyan lang po lagi yung pag-application ng gamot or any kind of product. At para sa mga nagtatanong dyan at sa mga hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang
ginagawa ng cystine straightening sa ating buhok. Well, para sabihin ko sa inyo, ito po ay isang magandang treatment and at the same time, yung pinaka-benefit na makukuha po natin dito sa product na ito is yung curly hair or wavy hair is mag-i-straight siya. So, para po siyang na-hair reborn, na parang na-hair reband siya. So, mas maganda ito kumpara sa ibang treatment like Brazilian. So, ang pinaka-advice ko sa mga dry hair is itong treatment na ito, ang cystine straightening plus yung Brazilian blowout, yung sa lax list. I promise mga manonoodians, ilang beses ko na pong na-try ito at ilang beses ko na rin pong ginawa ito sa aking mga kliyente, super duper highly recommend ko po sa inyo ang gamot na ito. Go back to my client. Ayan, suklayan na po natin ang kanyang buhok para bumaba po yung gamot hanggang sa dulo ng kanyang buhok-buhukan para malagyan po ng gamot ang kanyang buhok-buhukan. Stay lang po natin yung gamot sa kanyang buhok at least 45 minutes. And after that, pwede na po natin siyang pabanlaw. Ang pagbanlaw po is kailangan meron po kayong hair spa, huwag niyo pong i-shampoo, dapat hair spa lang po. Much better kung L'Oreal hair spa ang gagamitin para mas malambot kapag pinlansya yung hair ng ating client. Siyempre, kailangan i-blow dry po natin yung kanyang hair ng 100% yung super tuyong-tuyong-tuyo ang kanyang buhok-buhukan. As usual, once again, ang pagpa-plancha is paper thin dapat. Parang nariban po yung buhok niya. And at last, natapos din po ang ating kliyente. Ayan po yung kanyang final look ng kanyang buhok. Kapag nakita po natin na maganda ang result ng kanyang hair or ng kanyang buhok-buhukan, lahat ng pagod na ginawa natin at inalay natin sa kanya ng 100%ng lakas natin dahil sa pagpa-plancha ay maiibsan at mawawala dahil makikita natin, ayan, yung kakintaban ng buhok kapag final result na. Kaya once again, thank you so much sa lahat po ng mga manonoodians. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Regine Bernardo. And of course, maraming salamat din po sa aking kliyente sa pagtitiwala at suporta sa akin. Thank you so much, Sister Sharon! Woo!